Kagaya ng dati, eh puyat na naman ang lola nyo. Apat na oras yung tulog ko. Pero okay lang dahil Sabado naman ngayon at tuwing Sabado, hindi ako gumagawa maghapon ng tinapay kasi kada linggo wala kaming tinda. Sarado kami. So itong umaga na lang to, ito na yung huling trabaho ko para sa linggong to. Kaya pag na-deliver na yung tinapay na yan sa umaga, eh tapos na yung trabaho ko. Chill-chill na lang baga. Ewan ko ba dito, kanina pa ako hikab na hindi ko makuha yung kasukdulan nung hikab ko. Pero yung rest day na yon, eh joke time lang talaga kasi kailangan ko pa rin mamili ng ibang supplies para sa gagawin ko bukas. So, yun, mamamalengke muna tayo, bibili muna ako ng mga harina. Kaya yung balak mag-business dyan na may trabaho ng 8 to 5, eh mag-isip-isip din kayo kasi hindi lang 8 to 5 yung gagamitin yung oras kapag ka nag-business kayo. Minsan, mas malala pa doon. Minsan, maabot pa ng 12 to 16 hours yung inaabot ko. So, dito pala ako namimili ng wholesale na harina. Dito yun. Dito ako namimili ng mga sako-sako. Sa katagal ako ng suki dito, eh inaanak ko na sa kasal yung ilang tindera dito. Tayo nun? Yung mga taga dito pala sa Lucena na hinahabol ako pag nakikita ako dito sa palengke. Salamat sa inyo. Yung iba hindi daw ako mahabol dahil sobrang bilis ko maglakad. Ganun talaga. Kasi marami tayong ginagawa. Eh, syempre, dapat mabilis kumilos. At akala nyo ba taba yung braso ko kaya malaki? Hindi. Muscle talaga yan. Kabubuhat ng harina. Char. Ito yung isa sa mga hindi nakikita ng mga customer natin, yung hindi nababayaran. Yung pagod sa pamimili, pagbubuhat, sa pag-uuli ng mga supplies natin. Napakahirap kaya nun. Kaya ako dinadala ko tong tricycle ko na to dahil sobrang mahal ng pamasahe. At kapag minamalas ka nga naman, eh nabangasan pa tayo ng bakal. Ang sakit, tumama ako sa may gate. Pagkatapos mamalengke, eh magluluto naman tayo ng tanghalian. Nakabili ako ng sariwang tanige, so ang paborito lang talaga ng mga anak ko dito, eh laging may sabaw. Ayaw nila ng mga masasa, kaya ang ginagawa ko lang dito kapag fresh na isda, eh kinamatisan lang talaga. Pinakuluan ko lang yung luya, maraming kamatis, sibuyas, tapos pag kumulo na siya, lalagay ko na yung paminta na buo, tsaka yung mga isda, papakuluan ng mga 3 hanggang 4 na minuto, titimplahan, tapos tsaka ko na ilalagay yung mga talbos. Paborito nila to eh, kasi talagang mahihilig sila sa sabaw. Ayaw nila na masyadong masarsa o yung mga pula na sauce. Ayaw nila mga anak ko yun. Ewan kung bakit. Alam nyo ba, kapag ka rest day ko, isa pa to sa inilook forward ko kapag ka may time ako, eh yung pumunta at magpaganda dito sa Royal Queen. Inilimas po! Usually, pag nagpapagalito ako, nakakatulog ako. Isa to sa pinakapaborito ko na treatment dito sa Royal Prince, yung fractional. Medyo tiis ganda siya kasi may half day siya after nung treatment, pero worth it talaga. Nakatry na ako nito nung una, alam nyo ba? Yung mga melasma, yung hindi pantay na kulay sa balat ko, sa mukha ko, eh talagang pumantay. Tapos yung mga marks ko, pansin nyo yung nunal ko, ultimo yung nunal ko, nawala. Real talk to ha, pati yung mga pores ko lumiit talaga, as in kuminis talaga sa isang treatment lang. Bulaga. So yun na nga, after malinis nung aking face, nilagyan na siya ng anesthesia, tapos babalutan siya ng cling wrap. At nagulat ako dito sa kabilang kwarto, eh nagpa-facial na din yung jowa ko. 799 lang kasi yung basic facial nila. So may kasama ng massage yan, nilinis yung mukha niya, tapos yan, binacume. Dito din nagpatanggal ng mga skin tags tsaka warts yung asawa ko dati. Tapos yan, ipiprick, tatanggalin yung mga kolesterol sa muka. Yan, pasensya na sa mga kumakain. Lalagyan ng malagkit na likido, imamassage. Tsaka alam nyo ba, hindi lang naman pambabae yung pagpapalinis tsaka pagpapaganda ng muka ha. Syempre may muka din yung mga lalaki, kaya kailangan kapag ka may time at may extra money naman, maano ba namang maglinis din sila, magpa-facial din. At ayun nga, nagulat ako pag silip ko, eh sinisirox na ng sinisirox yung asawa ko, char. After ng 40 minutes, manhid na yung mukha ko, so tatanggalin na yung mga plastic na yan. Susuotan ako ng goggles, tapos ayan, yan yung fractional. Laser treatment talaga siya na nagpapantay ng mga acne marks, yung mga lubog-lubog sa mukha. Yun, kaya niyang gamutin yun. Napapantay talaga nito yung kulay ng mukha ko kasi kaka-oven ko nga. Yung noo ko at saka yung tagiliran ng mukha ko, eh hindi talaga pantay yung kulay. So ayun na nga, isisirox din pala ako.
After nun, nilagyan na ako ng cream para mawala yung pamumula. Actually, alam nyo, mahapdi talaga siya. Siguro from 1 to 10, 4. Pero after mahigit 1 hour, mawawala na din yun. Pero tinatawanan mo ako, mother. Para kang pinalansya, grabe. Pero tiis ganda kasi after nito, after ilang araw nga, nurse? 1 week ang downtime. Hindi, parang nung first time ko nito, parang 24 hours siyang mapula. Oh. Tapos 3 days, namalat na siya. So yun, ganun talaga. Basta 1 week ang downtime. Kung gusto mo magpaganda, tiis-tiis din, oh, para kang pinalansya. Sigaw na mag-invite sa kanila kasi talagang utama naman mukha ko, oh, makahiya. Thank you, Ma'am Ting, for visiting Royal Prince Lucena. So, kung gusto niyo po magpaganda, pwede po kayong mag-visit sa kahit anong branch ng Royal Prince, sa Balayana, Sugbu, SM Lipa, SM Dasma, Lemery, Cabanatuan, Alabang, SM Batangas, SM Tansa, SM Santa Rosa, and SM Fairview. Thank you. Sabi mo, mga promo. Ah, meron pa kami mga Valentine promo hanggang February 28 pa. 30% discount on selected treatments and 20% discount sa lahat ng Gluta Drips except ang Luminous White Drip. Siya po yung taga-ubos ang tinapay namin, yung mga tera-tera. Siya po talaga yun.